uniform. So, hindi mo ma-identify na sindikato tong isang to, ito hindi. So, pare-pareha sila ng itsura, may mga ID. So, wala ho kayong paraan para mapagkakilanlan. Ano ang gagawin mo kapag naka-receive ka ng ganitong BIR letter? Yan po yung bagong segments or lecture ko, mga araling pang tax. Ayan, tanda na tayo. So, i-transfer natin yung ating nalalaman sa mas maraming Pilipino. Expose natin yung mga techniques ng BIR, lalo-lalo na yung mga masasamang BIR officials na kumukuha ng informasyon para pagkaperahan kayo. So, wag naman ganon. Pag-aralan natin mga ka-taxpayer kung ano ang gagawin nyo. Ayan. Very simple lang ho. Ano ang gagawin nyo pag nangyari ito sa inyo? So, ito po yung letter na galing sa BIR. Ayan. So, humihingi ng meeting yung BIR sa taxpayer. So, yung taxpayer ay nag-response. O sige, mag-meeting tayo dahil mayroong virus na kumakalat, huwag tayong mag-meeting personally. Mag-meeting tayo sa pamamagitan ng internet. Ayun. So, ito po ang sagot nila. So, pag humingi ka ng meeting sa internet, susulat ka ha. So, formal request po yung hihingi ni gagawin ninyo. Hindi ho sasagot. Inaalay ko kay ano to eh, kay tawag nito, kay Lloyda. Klasiko. Eh, kukwento ko rin later on yung experience niya. Inabot ng isang taon yung pagpapakompute niya ng estate tax. Pag-aralan natin, anong gagawin mo kapag umabot ng isang taon yung pagpapakompute mo ng estate tax? So, anong gagawin mo pag naka-receive ka ng ganitong letter? So, nag-request ka, Sir, pwede ba mag-meeting tayo pa kasi pinadalan mo ako ng letter na ito yung assessment ko. So, mag-meeting tayo. So, sumagot. Sumagot yung BIR. Ito yung sagot. Yan. Sabi dito, galing sa BIR yan ha, walang daya. Ayan, BIR. Okay. So, ito yung sagot. Sabi niya, Madam. Okay. Yan lang. Wag kayo magpapanik ha. Wag, yun yung problema ng mga taxpayer, nagpapanik. Wag kayo magpapanik. Ano ang gagawin mo? Huwag magpanik, number one. Number two, basahin mo. Binigay yan sa'yo, kaya letter ang tawag dyan, basahin mo. This is in connection with your request to reschedule our meeting conference 3 weeks after August 4, 2020. Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong bidyong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Kadalasan pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan, ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Yan, kung mapapansin nyo, nandiyan yung aking mga lecture sa kanila. Nalaiintindihan itong mga taxpayer nito
na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. May mga kasama na ho tayong mga lawyers, meron na ho tayong legal department. So kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo at magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng video yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo, kaya lang po ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung sa level 1 may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2 may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3 makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo gagamitin ho natin para mapalaganap ho natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. In reply, please be informed that this office hereby grant your request and our meeting will now be held on August 27. Using the online platform Zoom. Ayan, pumayag. Pwede naman pala eh. Pwedeng mag-meeting through online. Bakit yung iba ayaw? We shall be sending you the ID, meeting ID and password on the day of our meeting. Okay, tuloy natin ang basa. Further, please be guided by the letter issued to your company by our regional director dated and hereunder quoted. Therefore, the BIR will transact official business only with any of the following. Taxpayer themselves, wow. Responsible officers, employee of the taxpayer provided with valid IDs and duly authorized by the a valid and authorized board resolution secretary certificate in case of a corporate taxpayer, tax agent who are duly accredited with the BIR and duly authorized by a valid notarized board resolution secretary certificate in case of corporate taxpayer. In order to save time and to discuss on this matter, you are hereby required to comply with the foregoing requirement and submit to this office on or before August 25, 2020, anticipating for your usual cooperation on this matter. Ano ang gagawin mo pag naka-receive ka ng ganitong letter? Simple lang mga bossing, pag-aralan muna natin yung benefits. Sa isang korporasyon at sa isang individual na walang alam sa tax, maigi, napaka-biigi. Nandito si Annalyn De Los Santos, isa shout out ko lang si Annalyn De Los Santos, si Merge Mercury at si Maureen Brasa. Okay. So, kung kailangan niyo ng mga consultant, pwede niyo yung tawagan i-Google niyo. So, ang gagawin ho ninyo, ang laki ng benefits eh. Kung, sorry sa sasabihin ko, kung wala ho kayong alam
Huwag ho kayong maging arrogante o magpretend na kayo ay may alam. Yan po ay isang napakadelikadong pinakadelikadong aksyon na magagawa ng ating mga taxpayer. Huwag na huwag. Lalamunin kayo ng buhay ng mga BIR officials. Okay? Hindi naman lingid sa kaalaman ninyo, marami ng BIR officials ang nahuhuli because of the bribing. Isa ho yung malaking sindikato na nasa loob ho, na nagtatago sa likod ho ng isang legal na organisasyon na isang BIR. Hindi ko sinasabi na itong sumulat sa atin dito ay kasama ng sindikato. Hindi po. Mag-ingat sa sindikato. Kasi yung mga sindikato na yan, pare-parehas ang itsura yan, naka-uniforme ng BIR uniform. So, hindi mo ma-identify na sindikato tong isang to, ito hindi. So, pare-parehas sila ng itsura, may mga ID. So, wala ho kayong paraan para mapagkakilanlan. So, wag. Importante na meron kayong authorized representative. So, ang authorized representative nyo, tatlo. Mamimili kayo. Number one, yun pong lawyers. Maigi. Pero hindi basta-basta lawyer. Dapat lawyer na merong alam sa tax. O, nandito rin, isina-shoutout ko rin si Joyce Kabatan. Number two, dapat meron kayong trusted employee. Yung may alam na empleyado. Hindi basta-basta empleyado. Mayroong alam na empleyado. And number three, tax agent. Okay? Tax agent, ibig sabihin, registered to. Hindi to CPA, hindi to lawyer, pero accredited ng BIR. At siguruhin nyo rin, meron kayong alam na may alam itong tax agent nyo. That responsibility yan ng mga taxpayer. Idagdag ko lang yung pang-apat. CPA. Ayan. Ang mga CPA ho, hindi kailangan magparehistro sa BIR para maging tax agent. Ang mga CPA ho, under Republic Act 9298 ata, nakalimutan ko yung exact number, ay pwede ho silang mag-represent sa tax sa mga taxpayer kasi inherent ho sa scope of work nila at services nila yung pagre-represent on matters of taxation and other matters related to accounting. So, wag ho ninyong paniwalaan yung ibang BIR na pwedeng ang CPA hindi ho pwede. Pwede po. Nasa batas natin yan. So, may apat pala kayong choices, hindi lang tatlo. Dito, hinihingi, ano gagawin mo? Hinihingan ka, ikaw daw magre-represent. Okay. Kung well-versed ka, represent mo sarili mo, huwag ka na pong magsama. Huwag na. Okay? Kung hindi ka naman well-versed, please, magsama ka. Kasi ang benefits mo, merong magko-coach sa'yo, merong magme-mentor sa'yo, na kailangang mong malaman at the time of the meeting. Kasi minsan lang yung meeting eh. Okay? At ano ko lang, sana itawag nito. I-record nyo yung meeting nyo kung papayag ang BIR sa Zoom. Now, yung pangalawa, yun ho yung benefits. Ha? Ang dami. Dami yung benefits. Kasi, di ka magkakamali during the meeting. Kasi, at the end of the meeting, gagamitin sa'yo yung na mangyayari sa meeting. Ito ang downside. Para doon sa mga ma-appoint na authorized representative, mayroon hong downside. Kapag yung taxpayer ho, karamihan, ito ay nag-experience ko, yung mga taxpayer meron hong inuumit na information sa inyo. Hindi sinasabi, hindi tapat, sa madaling salita, hindi tapat sa kanyang pakikipag-deal sa inyo, kayong mga authorized representative. Kayo ho yung maiipit. Yan. Pero kung tapat naman yung taxpayer, maganda ho yung inyong maibibigay na serbisyo kasi mga competent kayo eh. Mas maganda maibibigay yung serbisyo, mapoproteksyonan nyo yung rights niya. Pero hindi ho ganun eh, sa totoong buhay. Napakadami hong taxpayer na hindi totoo, hindi naman totoo, may totoo at mayroong iniaalis, inihahide na informasyon sa mga authorized representative. Nakakatakot po yan. Meron hong isang may-ari ng isang maraming eroplano na nakasuhan ho yung kanyang accountant, chief accountant, because hindi sinabi ng may-ari yung
ano yung totoong story. May inumit. Kumbaga, may mga sa istorya, may chapter 1 hanggang chapter 50, inumit yung chapter 20, 25, talagang hindi magtatama yung gagawin ng accountant. Ganun ho. Kaya mag-ingat ho kayo, mga authorized representative, bago ho kayong pumayag na ibigay yung pangalan ninyo. Kasi gagawin ho ng mga BIR officials, kukunin ho yung pangalan nyo, home address, ang TIN nyo, at saka ho yung contact details, email or saka minsan Facebook account at saka yung ano po, mobile phone. Mag-ingat kayo. Nangyari na to sa buhay ko. Okay? Kakasuhan kayo, number one, tax evasion. Yan, nangyari sa akin yan. Pag may problema, hindi ko sinasabi yung aking nakasama, mabait yung aking nakasama riyan, hindi ko na mabanggitin ang pangalan, so mapagkakatiwalaan. Kaya lang talagang salbahe. Salbahe ho yung mga nakabangga nating bureau dyan, hindi lumalaban ho ng parehas. Okay? Mga lawyers yan, yung mga BIR officials na yan, na hindi lumalaban ng parehas. Ito pong ano ang gagawin nyo? Itong pinakikita ko, bala ho ito ng BIR eh. Bala ho ito. Pag ito binigay ninyo, itong mga impormasyon na to, itong 1 and 2, eh huli na ho yung ano, yung authorized representative. Huli na. Wala na ho tayong magagawa pag nakasuhan na ho yan. At dadalin ho naman kayo. Isa lang naman ang kaso, ikakaso si dyan eh. Criminal. Ibig sabihin, ipakukulong ka. At pag sinabing criminal, eh dadalin yan sa Department of Justice. Yung mga tao ho, yung mga DOJ prosecutor, eh definitely ho, hindi yung kakampi. Mas naka-lean on sila. Lean on. Naka-incline sila doon sa mga BIR officials. Hindi na nila tinitingnan kung tama o mali. Hindi na tinatangnan kung tama eh. Ha? Whether tama o mali yan, tama yan. Ganun ang tingin nila. So, may bago ho tayong segment. Again, ang pangalan ay anong gagawin mo? At anong gagawin mo, ipakikita ko ho sa inyo yung mga dapat nyong gawin sa specific situation. So, meron tayong anong gagawin mo? Araling pang LOA, araling pang letter of authority. Meron po akong ilalabas mayamiyang konti tungkol naman sa pang tax. Yung gumagamit ng ONET, grabe. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, sandali lang muna, pwede ho ba kayong maging supporter ko? Ang tawag dito ay Fan Club, F-A-N Club. Meron ho ganyan sa Facebook eh. So kung magiging Fan Club ko kayo, yung mga video na hindi nyo makikita rito, eh doon ko i-release para makita nyo. Exclusive lang yan sa mga fan ko. Okay, ang tawag yan, sponsor daw. So ganun din ang gagawin ko sa Facebook. So from now on, yung mga katulad dito, diniscuss ko eh. Pero sa susunod, babasahin ko lang yun sa inyo. Pero yung sagot, kung ano gagawin ninyo, ilalagay ko doon sa fan club. Kasi bala ko na medyo maghinay-hinay sa ganitong klase na hanap buhay. So, magkita-kita ho tayo ulit, mga ka-taxpayer kong minamahal. May libre akong libro ngayon dyan na ipinamimigay. Okay, makikita nyo sa aking Facebook, ka-taxpayer, yung tinatawag kong Karma. Download nyo, napakagandang kwento nun. Peace and happiness be with you, mga ka-taxpayer kong minamahal, for life. See you later.